What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about how to apply to the civil service examination. The process on how to register, the requirements, and the process hanggang sa makapag-exam kayo ng civil service. At kung gusto mo lahat malaman yan, stay tuned and panoorin mo to. Ano nga ba yung unang-una natin gagawin para makapag-apply tayo sa civil service office? The first thing na gagawin natin is magsisecure tayo ng slot kasi limited lang ang pwedeng mag-exam ng civil service. Sa pagsisecure ng slot, it depends upon dun sa region na kinabibilangan mo. Example, sa Region 4A Calabarzon, nagbibigay sila sa FB page, sa CSC FB page ng Region 4A Calabarzon ng isang link na kung saan magsaset ka ng appointment. So remember, paunahan sa pagkuha ng slot. Kasi ayan, ako nga 4 times bago nakakuha ng slot. Kasi ang 3 seconds pa lang, as in, ubos na yung 300 slots. So meaning to say, ang pupunta doon sa CSC office or sa civil service office is yung mga nakakuha lang ng first 300 slots. Kaya ayan, yun na yung pwede makapagpasa or makapag-apply sa civil service office that day. Kasi araw-araw naman sila nagbibigay ng appointment. So ayan, dapat next time is galingan muna kasi paubusan talaga ng slots. On the other hand, sa ibang region, tumatanggap sila ng walk-in. So meaning to say, first come, first serve. Kung sino yung unang dumating doon, kung sino yung mga nakapila doon, sila yung i-entertain or makakapag-apply dun sa civil service office. I forgot to mention na dapat ganitong lalabas sa screen nyo right after nyo makapag-submit ng isang appointment. So dapat ganito as assurance na talagang kasama kayo dun sa top 300 or the first 300 na nakapagpa-appoint dun sa online appointment. Kung walk-in yung gagawin mo, hindi mo na kailangan mag-secure ng slot kasi nandun ka na sa mismong office. So ang gagawin mo na is yung next step na i-discuss ko dito. Let us now move on to the next step after natin makapag-secure ng slot. The next step is all about completing a requirements. Number 1, application form. So ayan, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung paano or kung saan yung madadownload yung ating application form. The number 2 requirement is, ayan, yung ating 2 passport size na picture, which is dapat may handwritten na pangalan nyo sa baba and nandun yung perma nyo. So, ayan, huwag nyo tatakpan yung pangalan ng perma nyo, dapat nasa taas na yung perma. Sa picture natin, dapat kita yung tainga natin, nakasenter yung ating position, then dapat walang mga earrings, kahit sa mga babae, eyeglasses, at any accessories or yung mga nadagdag natin na kolorete sa ating mukha. Dapat yung natural lang. Dapat din pala na nakaprint sa maayos na paper, photo paper, I mean, yung ating picture. So again, ang size is passport size. The third requirement is the consent form. So ilalagay ko lang din sa description box yung link para ma-download nyo yung consent form. So again, ito yung step kung paano natin fill upan ito. So first part, ayan, mga personal information. And dun sa title of examination, ang ilalagay nyo dyan ay CSC Professional or Sub-Professional, kung ano yung e-examan nyo. Dito maraming nagtatanong sa last part, yung may witness na yan, yung signature overprinted. Huwag nyo nang permahan yan, ano, or huwag nyo nang lagyan. Okay na yan. The fourth requirement is the photocopy of ID. So back to back. And take note, dapat yung ipapasa nyo na ID, dapat indicated yung inyong birthday. In addition, dapat primary ID yung ipapasa nyo, like driver's license, UMID, SS, SSS, and so on and so forth. Follow-up question mga kabro, what if student pa lang ako and wala pa akong valid ID, of course, kasi student pa lang, walang driver's license. Ito mga kabro, ang gagawin nyo is kumuha kayo ng police clearance. So yun yung pinaka required para dun sa mga walang valid ID, photocopy. Pero dalhin nyo na rin yung original na inyong police clearance pagkakuha nyo para, ayan, as assurance lang na just in case na hingiin. The second to the last requirement is the photocopy of vaccination card. So dapat vaccinated kayo before kayo umexam. And take note, dapat second dose. Hindi pwedeng first dose lang. Last but not least na requirement is all about the payment. May hinihingi po na 500 pesos bago tayo umexam. So kasama ito dun sa mga requirement kasi doon na rin tayo magbabayad. Take note mga kabro, lahat ng mga original copies ng mga pina-photocopy nyo kanina na lahat ng diniscuss kong requirements, dalhin nyo yung original kasi hinihingi dun sa loob ng civil service office. Let us now move on dun sa process kung paano naman tayo magpapasa ng mga requirements. So pagdating mo sa CSC office or civil service office, may makikita kang maraming pila. So huwag kang pipila doon kasi yung mga yun is nakakuha ng number. Kumbaga, pagdating mo sa civil service office, pumunta ka agad doon sa
door, may nag-a-assist doon. Tapos ibigay mo yung application form mo, doon ka bibigyan ng number. Saka ka palang pipila doon sa mga nakapila. So huwag kang pipila agad doon kasi may mga number na yon. Ayun lang, baka magkamali ka. So niremind ko lang yon kasi may mga taong gumagawa ng ganun, kala nila nakapila pa sila. Yung pala, ang dami nang nauuna sa kanila kasi hindi pa sila nakakakuha ng number. Kala nila, yun yung pinakampila talaga bago kumuha ng number. Right after mo makakuha ng number, ayan, maghintay ka na lang na tawagin doon sa loob. And huwag kayong mag-alala kasi sobrang bilis niyan kasi by 5 sa amin yung tawag, kaya ang bilis lang ng proseso. If I'm not mistaken, baka mas mabilis pa sa iba kasi alibawa, hindi lang by 5 yung pinapapasok nila sa loob. Pagpasok mo sa loob, proceed ka doon sa mga nakapila para doon sa mga pasahan ng mga application form. So, i-ready mo na dyan yung iyong vaccination card, yung valid ID. Ito yung mga original copy, ha. And then, yung another 2 copies of our photo or picture na binigay sa atin doon sa pinag-picture natin or pinirint natin. Kaya, 4 yung ating ipi-prepare na picture. After ma-check ng staff lahat ng mga personal information mo, lahat ng mga requirements mo na okay naman, and mag-proceed ka na sa payment. So, 500 pesos, ibigay mo na dun sa cashier, and then, ipapasa na lang yun nung cashier dun sa another window, which is the last window na yon. I mean, ayan, paghihintayin ka pa muna dun sa upuan, and then tatawagin ka ulit. Tapos, pagkatawag mo dun, ayan, may bibigay silang mga receipts, at saka yung stub. Ayan, doon sa iyong pinuputol na application form, di ba, makikita ko sa baba na may picture, and bibigay sa inyo yon. Ang last na gagawin mo is magre-register ka doon sa QR code na papaiskan nila. So, nakadikit yun doon sa may dingding or meron din sa labas ng office. So, ayan, kung professional or sub-professional. So, ayan, halimbawa sa professional, ayan, iscan mo lang yon, then magre-register ka doon, hihingin yung mga personal information mo and official receipt nung inyong resibo, yung number, doon sa inuwa nyo sa last window, and di pa pang information na hinihingi doon. So, personal lang naman yung kaya may bibigay nyo. So, after nyo makapag-register doon, ayan, mag-a-appear na doon yung pangalan nyo na your response successfully submitted. And take note mga kabro, ano, kailangan mo makapag-register dyan within that day na nagpunta ka sa civil service office, yung nagbayad ka. Kasi baka makalimutan mo or something na hindi ka makapag-register, sayang yung pinambayad mo or pag-a-apply mo sa CSC, baka hindi ka maka-exam. Ano ba yung mga dadalhin sa oras ng exam? First is the black ball pen, application stub na binigay sa inyo kasama ng resibo right after yung makapagbayad sa office. And of course, yung resibo mismo, valid ID, same dun sa pinresent nyo nung nag-apply kayo kasi no ID, no exam. At iba pang mga dokumento like, ayan, vaccination card or health declaration form. That's all for today's video mga kabro, and I hope that this video helps you a lot pagdating sa pag-a-apply nyo sa CSC. And then mga kabro, ano, good luck sa examination nyo, stay safe, and God bless!